So anyway, mga kababayan, ito ang ating programa atin sa inyo ng inyong mga ng ating pinaka mga magagandang products from Malaysia. Firmax Firming and Lifting Cream. Gawa ko ito sa Malaysia from 11 powerful medicinal herbs. Pinapayad lang sa mga pulses. Green po siya. Yan. Mga brande. Kita ninyo kung paano pinagpapala ang anak ng Diyos. Sik-sik, lig-lig at umaapaw mga kababayan ng pagpapala. Sedan, bikini, me. Chona, relax ka lang, Chona. Baka naman daw. Nanonood siya. Ngayon, mga kababayan, dito muna tayo sa inyong mga initial reactions po. Ayan. Si Ace. Nakita ko agad yung ni Ace Galiura. Sir Dan, ano po ang dahilan? Bakit naghiwalay po ang mag-asawang tarangkahan, Sir Dan? Pedophile? Andito, oh. Oh, as it turns out, Bill Gates is being divorced from wife Melinda because of his secret relationship with convicted pedophile Jeffrey at Epstein. What? Pedophile? Melinda Gates met with convicted sex offender Jeffrey Epstein. Epstein ba ito? Basa nito. Alongside her husband Bill in New York City. And soon after said she was furious at the relationship between the two men. Karumal-dumal talaga. Alam niya? Karamihan sa mga kamalerns, mga kababayan, if not all, ganyan. Itong mga kabalerns, most of them, if not all, ganyan. Si Bill? Hindi si Abel. Ito si Abel ito. Yung isang Bill? Ganon din po yun. According to people familiar with the situation, after a great deal of thought, in a lot of work on our relationship, we have made the decision to end our marriage. Si Clinton po, iba naman yon. Nandito yon si Clinton. One of the convicted pedophile Jeffrey Epstein sex slave says she personally saw former President Bill Clinton on Urgy Island with two young girls. Ay, ganun din pala. Matindi. Ay, ito yung balita. From the Daily Beast, Melinda Gates met with convicted. Ganun. The previously unreported meeting occurred at Epstein's Upper East Side mansion in September 2013. On the same day, the couple accepted the Lasker Bloomberg Public Service Award at the Pier Hotel and were photographed alongside then-Mayor Mike Bloomberg. Kita ninyo? The big names of America. The meeting would prove a turning point for Gates' relationship with Epstein, the people familiar with the matter say, as Melinda told friends after the encounter, how uncomfortable she was in the company of the wealthy sex offender and how she wanted nothing to do with him. Sabi nga mga kababayan, sino nagsabi? Si Dr. Rosely Salyata yung nagsabi niyan.
Ay, correct me kung mali yung recall ko. Tell me who your friends are. And I will tell you who you are. Ganun po yon. Kung sino yung mga kaibigan mo, birds of the same feeder nga po eh. Kung sino yung mga kaibigan, kaya dapat pipili kang kaibigan. Pag yung kaibigan mo, hindi ko sinabi pag kaibigan mo magnanakaw, naging magnanakaw ka na rin. Pero most of the time, yun ang magiging direksyon ng buhay mo. Iwasan mo na siya. Na-involve sa pagnanakaw, iwasan mo na siya kasi pag you are always in a company with magnanakaw, ang ibig sabihin yan, nag-i-enjoy ka na at magiging party ka ng kanyang gawain. One day, sigurado yun. Kung drug addict yung kaibigan mo, iwasan mo na. Ako may mga kaibigan naging drug addict po during my high school days. Best friend ko pa. Yung isa patay na, pero pinuntahan ko pa rin. Namatay. Kaibigan ko eh. Kaklase ko, hindi ko man maiwasan, hindi maging kaklase. Hindi. Iba naman. Pero iniwasan ko siya, hindi na ako sumasama sa kanya. Kasi, siguradong ma-influence ka niyan. Pag nag-enjoy ka, ang ibig sabihin niyan, isa ka na doon. Yun, mga kababayan, yun pala ang rason. Diniborsyo. Melinda Gates met with divorce lawyers in 2019 amid Epstein's revelations. Yan na yun. Kaya may kwento kayo. Yan na, na-mention kasi dito niya. Nick Borromeo, buti nga Sir Dan, si Edward Snowden, di nila tinitigbak pero missing siya, di ba? Tiga CIA din yung whistleblower. Dora Vega, good afternoon Sir Dan. Good noon. Barry Oxon, John Cyril Lunato, same to you. Chuna Nasayaw, gandang umaga sa'yo. Rion Enikos, kaya nga po iwas-iwas na lang. Ganon. Baka Jesus Ruhas, sila yung nasa likod ng maraming nawawalang mga bata. Kinakatay nila. May part silang kinakain at iniinom ang dugo. Itong mga bizarre incidents, mga kababayan, as reported, many people do not believe that story, pero the reality, mga kababayan, would tell. Ganun nga. Kasi nga po, satanic po ang karamihan dito sa mga, hindi karamihan, all of them. Mali pa nga ako eh. All of them. Parte yun ang kanilang sacrifice. Sacrifice sa akin. Ritual, yung tawag. Parte yun ng kanilang ritual, mga kababayan. Satanic ritual nga. Senior Arcelia, God bless your family and to all listeners. Said Dan, maya na naman kita panoorin kasi work muna, pero sa bulsa na lang kita, naka-microphone lang. Sige po, Divina Martinez, kaya pala siya pinatay. Sino? Roland Salvador, nasa Russia si Snowden. Si Snowden, buhay pa ba? Yoli Hermoso, Eric Snowden, nasa Russia nakatira na. Abing Fabro, baka hindi uso tuli sa mga kabalern. Loba Lonida, nasa Bible yan, Brother Dan. Dora Vega, 1,465. 75 na po. Kaloy Milyares, siniwalayin ni Melinda kasi daw micro na sopa ang pag... No comment. Normal naman yun kung maging soft. Sa edad na yun, talagang Microsoft na yun. Tama?
Alangan man hardware. Yung hardware kasi ng computer, ito yung computer hardware. Sa loob niyan, yung program, tawag niyan, software. Pag nasa loob po, software. Tama? Kaloy Milliares, magandang umaga. Arvin Guerrero, tell me who your friends are and I will tell you who you are. For birds of the same feather flock together. O yun. Ito yung pinaka-sakto. Ngayon, tingnan ninyo. Mga kababayan, yung mga magnanakaw. Kita ninyo yung mga magnanakaw po. Sama-sama din sila. Sama-sama. Kasi yung interest nila po, pari-pariho. Birds of the same feather po eh. Flock together. Mga kriminal, may mga asosasyon din sila. Mga kriminal. Negosyante, eh kung gusto ninyong asosasyon ng mga mayayaman, may asosasyon sila. Negosyante. Civic organizations. Man. Kanya-kanyang interes yan eh. Urban poor. Yung mga mahirap naman, kaya kung member kayo ng urban poor, nagyaman kayo. Ayan po ang nakapagsataka. Di ba? Mayroong ano, member ng urban poor. Sino yun? Yung babae po? Kadamay? Member ng urban poor yun, Kadamay? Umasin sa buhay? Kasi po, abang member siya. May racket din pala yun. Sabi ko sa inyo mga kababayan. May ibang asosasyon pa pala yun. Kadamay. Ha? Naging urban rich. Sabi ko sa inyo. Ganon siya. Kanya-kanyang asosasyon yan. Yung mga chismosa. Grupo-grupo rin yan. May pulong-pulong din siya. Itong mga pedophiles, ganun din po, may organisasyon din sila. Normal po yun. Tell me who your friends are. Roland Salvador Delicado kasi buhay ni Snowden kaya nasa asylum sa Russia. Wild blood, siguro yung mga bata inahalo sa vaccine. Yung kwan po, ano nga yung inahalo? Fetus. Yung fetus po yung inahalo. Kaya po, ang hindi sa atin sinasabi, ang number one killer po dito sa kwan, hindi man yung sakit. Number one killer po dito sa mundo na pumapatay ng tao, abortion po. Abortion. Negosyo nila yung abortion. Ganun katindi. Kasi nga po, sorcerers sila. They are sorcerers. Witches and sorcerers. Pinaganda lang yung pangalan ngayon. Pharmakeia. Yan ang negosyo nila. Arvin Guerrero, kwento ni Alberto Rivera, between two buildings, convent and seminary, may catacombs na puno ng kalansay na sanggol. Alberto Rivera, the Spanish priest, Jesuit, the writer of the comic series, Alberto, the prophet, marami pang iba. Gusto ninyong maintindihan kung ano ang nangyayari sa mundo? You read the book of Alberto. Nasa comic presentation po siya. Comics presentation. Gusto ninyong maintindihan kung ano nangyari diyan sa ano sa Middle East, kung bakit hindi matapos-tapos yung ano gulo diyan? By the way pala no, para ma-update ko na rin kayo. Ito pala yung ano, Israel preparing retaliation against rocket attacks
We begin tonight overseas with an escalation in tension in Jerusalem. A heavy rocket barrage fired from Gaza into southern Israel within the past 2 hours, so far being taken out of the skies by the Israeli missile defense system known as the Iron Dome. Attack and counterattack between the Israelis and Palestinians. Death tolls rising tonight. Foreign correspondent Trey Yangst has been in the middle of the fighting all day. Good evening, Trey. Brett, good evening. Those rockets continue to be fired into southern Israel at this moment all along the Gaza Strip. Overhead, we can hear Israeli drones and fighter jets. Israel is preparing their retaliation against the factions there. Here's what led up to the events happening right now. Explosions and smoke fill the Al-Aqsa Mosque. Early this morning, one of the world's holiest sites erupted. 300 Palestinians were injured as Israeli police stormed the compound. They are attacking human beings. They are attacking the holy places. It's against all international human laws. These barbarian, aggressive attacks on our holy places. Sheikh Omar Keswani said that recent unrest is directly linked to decisions by Israel to try and evict Palestinian families from their homes. Monday marked Jerusalem Day, a national holiday that commemorates Israel taking over East Jerusalem in 1967. The city was also the first target for factions inside Gaza, who this evening fired 6 rockets towards it. The barrage was the first of more than 100 rockets, say they will support Palestinian resistance at all costs. Rocket fire is continuing from the Gaza Strip. There's a warning going off right now. As you can hear, Israel's missile defense system, the Iron Dome, trying to intercept these rounds being fired from Gaza. That's the explosion right there. That is the difference between life and death for many of these civilians living along the border. We're gonna move here inside a bomb shelter. You can see families are just trying to get into this shelter. Let us get out of the way here. This is what southern Israel has been dealing with all night. Off in the distance, you can hear more sirens. These rounds are coming in continuously. We will not tolerate harm to our territory, to our capital, to our citizens, or to our soldiers. He who attacks us will pay a heavy price. To our soldiers, he who attacks us will pay a heavy price. The words by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu already starting to ring true across Gaza. According to the Palestinian Health Ministry, at least 20 people are dead from Israeli retaliation. Some of them are children. How does this all end? That's the big question here tonight. There is a possibility for an Egyptian-led ceasefire negotiation, but that negotiation could take days. Brett. Seen this all before. Stay safe out there. Trey, thank you. Hey, Sean Hannity here. Hey, click here to subscribe to Fox News YouTube. Yun. Courtesy ng Fox News. Yun. Courtesy ng Fox News, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, there will be wars and rumors of wars. Kala natin yung peace plan, yung Abraham Accord will bring peace in Israel. Ano sabi ko sa inyo? When they say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, and they shall not escape. Kung kailan po there will be seemingly there will be peace in that region, magkikita po ninyo kung paano magpapatayan yung mga tao. Now, sabi ko sa inyo, for you to understand kung ano yung nangyayari sa Middle East, the origin of conflict, and why it will not just end, you read the book of Alberto, a former Jesuit priest, mga kababayan, na naligtas, tinanggap yung ating Panginoon as Lord and Savior. So, naborn again po siya, Jesuit. Nagsulat ng libro, Book of Alberto.
Saan niya nakuha yung document? Karang isinulat niya. Doon sa ilalim. Underground library ng Vatican. Ang daming revelations po doon si Alberto. First hand information. Kasi siya mismo yung witness. There, mga kababayan, maintindihan ninyo kung bakit may Muslim. Saan ang galing yung Muslim religion? Paano siya lumitaw? In comes the conflict, never-ending conflict in the Middle East. Ayun po ang ikuan ko po sa inyo. I-recommend ko sa inyo. Hindi ko na i-gawin to kasi hindi ko man po memorize. Hindi ko man po memorize kasi mga kababayan, very revealing po, telling yung sinasabi po niya. William Manaig, naway Nawal Koyadan, may sumasubat. Ay, kaya bumaba yung views natin. Nag 1,600 na humina pala. Oh, Lena Leona, dami patay ngayon na Palestinians, pati mga bata, dahil sa airstrike ng Israel. Maybe war is coming between Muslims and non-Muslims. Sendan may Epstein flight log, mga manyakis din sila, Katy Perry, James Franco, Lady Gaga, Bygon, etc. Uminom ng Hollywood kasi nagpakana, Sir Dan. Eric Cyrus, yung 6 days war sa Israel, 6 na Arab countries at kinalaban nila, lahat tumba sa Israel, pinoprotektahan ng Diyos ang bansang ito. Tama kayo. Pray for peace, mga kababayan dyan sa Israel. Okay lang ang signal po, Sir Dan, sabi ni Rinio. Bumagsak kasi eh. Chona, Giselle, friend ko kayo sa akin mamaya after ng live. Thanks, Dan. Nawala kayo po. Yuli Hermoso, Muslim religion was created by the Roman Church during the time of the Inquisition. Ibasahin na lang po ninyo para ma-confirm ninyo yung sinasabi nitong viewer natin. Imelda Henicia, good day po Sir Dan. Pwede po bang i-post ninyo yung mga items nyo sa Facebook para po makapamili ng gusto? Salamat po. Mag-search ka na lang po. Mag-search ka na lang sa... Tawag doon? Mag-search. I-search ninyo yung Facebook account ko tapos mag-message kayo, i-share ko sa iyo. I love tea also, Sir Dan. Lagi kong inom ng tea. Merci de la Paz. Wow, abundant blessing. Positive money. Good day, Kabayan Dante. God bless. Waldo, vlog. Ay, nabasa ko na yon. Sa Monte Sinadya Sinal, Sir Dan. Watching from Molinos 7, Bacoor, Cavite. God bless po. Si Mads, wala. Si Epstein, patay na daw sila. Sir Dan. Archie Cero, huwag kang masyadong tumawa. Masusunog yung mga yan sa impyerno. Ewing Pirulino, Sir Dan, good day. Ang daming mga bayarang trolls umaatake sa'yo sa mga post mo. Parang binayaran ng Big Pharma. Nakuhan po sila, na-trigger. Okay lang po yun. Huwag kayong ma-pickon sa kanila. Ako na ninyo nagsasabi. You know, that is healthy, you know, discourse. Sign of democratic, expressions.
still, you know, buhay na buhay yung demokrasya sa ating page, at least sa page natin. Di ba? Buhay na buhay po. Baliktatakan dito, baliktatakan doon. Matindi yung ano, matindi yung reactions doon sa ano yung post kong nandaming. Ang daming na-trigger doon. Sabi ko, isa-isa nang nalalagas yung mga nabakulawan. Bakit kaya? Daming na, no? Daming apikado. daming apiktado po. Nag-trigger talaga sila doon. Nag-aaway-awal sila. May kontra sa akin, may pabor sa akin. Hindi ko na mabilang yung kontra at pabor. Pati si, sino yon yung isa din? Pati si Andrew Olivar, na-trigger po, nakisaw sa... Iningan ako, ano ba ang yan ang prueba? Tapos, pinos ko sa kanya. Tapos, in-unfriend yata ako. Tinang ko siya, ba't daw ko siya tinatag? Nagtatanong siya. Drew, kung di ka man nagtanong, di ka man nakisaw-saw sa... Kung di ka man nakisaw-saw sa page ko, hindi man ako mag... Tinag ba kita? Kailan na kita tinag, Drew? Olivar, hindi man kita tinatag? Hindi man yung reply yung ginawa mo. Hindi, may itinag ako sa kanya. Nag-reply muna ako, kaya lang kaka-apat na reply ako. Kasi pinapost ko sa kanya yung mga na-disgrasya. Ngayon, yung original post ko, tinag ko siya. Ba't ko daw siya tinatag? Afterwards, mga kababayan, nawala yung tag ko. Anong ginawa, no? Inantag niya ako. Ayaw niyang makita yung totoo. So, siyempre, itatag ko siya kasi nagtatanong siya. Sinagot ko. Hindi man ako, sabi ko, mga kababayan, di man ako usual na ano, sumasagot sa mga... Kasi imagine 800 comments. Isa-isahin ko ba yun? Nakaapat lang ako. Nag-notice ka agad sa akin yung Facebook. Hindi na daw ako pwede mag-comment. Apat lang na reply. Sabi ko, anong klase ito? Gusto ko sana sa kanya i-share din yung documented ta. Naghahanap siya ng documented. So, sinir ko sa, inya, sa kanya yung pang-apat, yung Bayer's report. O, documented yon. Hindi ko na ma-share sa kanya. I-share na lang ninyo kay Drew. Olivar po. You see? Kasi, mga kababayan, itong mga kasong ito bago, verified ba niya yan? Ang nagsasabi mismo, family nila, alam po ninyo sa kaso ng Bacolod, mga kababayan, yun nga na mga kaso ng tigbak siya, ilan yun? More than 1,000. Documented, verified. Inamin nila. So may ilalim sa autopsy mismo si Dr. Erfe. Sinabmit sa Osgado. Alam niyo yung nangyari kay Attorney Acosta? Pinagtulungan. Pinagtulong-tulungan. Sinisira si... Ano, pati yung budget, mga kababayan ng PAW na apiktuhan. Ganon ka-powerful itong mga nasa likod ng Bacolod, mga kababayan. Sabi ko sa inyo. Tapos si Hidro, umihingi siya sa akin ng document. Ibigay mo niya sa akin yung verified. Pag ibinigay ko ba sa iyo, Drew, yung mga verified ano, reports, maniniwala ka na? Yan ang tanong ko. Ang sabi ko sa inyo, never ako na pipuwersa ng sino man. Wala akong pipilitin. I'll just give you the reports. It's up to you. Kung ano yung appreciation ninyo sa aking mga sinasabi. You accuse me of yung mga bashers ko. You're accusing me of spreading fake news. O, tanong ko sa inyo, allied kayo ng mainstream media. Why is it, pag shinare ko sa inyo yung report ng mainstream media, fake news pa rin? Di ba akong fake news sa inyo?
At yung mainstream media yung pinanipaniwalaan ninyo. Now there is a report from the mainstream media, sinir ko sa inyo, fake news rin. So yung mainstream media pala sa inyo, fake news din. Pati ako, fake news din. Di wow! Pag may fake po, mga kababayan, may false news, may true. Hindi pwedeng lahat na lang false, laging may true. True or false. Ganun yan po. Kaya nga po, hindi ko maintindihan yung mga bashers ko rito. Nag-post ako, galit pa rin. Sumang-ayon na po ako sa inyo, galit pa kayo. Ang sabi ko dito sa post ko, mga kababayan, sala sa init, sala sa lamig. Ina-accuse ninyo ako na tinatakot ko kayo. Bakit kayo natatakot? Hindi man kayo naniniwala sa akin, kaya huwag kayong matakot. Do it, sabi ko. Huwag kayo matakot, pumila. Di man kayo naniniwala sa akin. So what's the point? Pangalawang punto. That's the first one. Pangalawang punto. Di man kayo naniniwala sa akin, pero nakikipanood kayo, nanonood kayo sa akin. Yun nga yung tanong ng mga... Ba't kayo nanonood sa taong hindi ninyo pinapaniwalaan? May mga tupak ba talaga kayo? Hindi ako makaka-influensya sa inyo at sa iyong mga kauri. Bakit? Sarado nga kayo eh. Tapos na. You see? Ngayon, nag-post ako 2 million AstraZeneca, dumating na pala. Pero ang expiry date, June, July. Sabi ko, dali, pila kayo agad, huwag matakot, baka mapaso yung Bertod. Minasama ninyo. Bakit ninyo minamasama? Sinasabi ninyo, kontra ako. Anong kontra? Pinupost ko nga kayo. Sabi, dali na. Sayang yung pera ng bayan. Dali. Mag-expire siya eh. June, July, expire. Di ba sayang yon? Pakinabangan na po ninyo. Huwag matakot. Lumugar na ako nga. Akakala ninyo, nagbibiro ako. Iibaraan niya ang sarkasam. Sa isip lang ninyo yon. Inisip kasi ninyong sarkasam yon. Ako po, hindi ako nagbibiro. For the believers ni Bacolao na magliligtas sa inyo, do it at all cost. Gawin ninyo. Yun po ang aking... Dati ko man siyang instant, ganon. Parang sinabi ng ating Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He who believeth shall be saved. Yung maniwala sa sinabi ko, sabi ng ating Panginoon, maliligtas. Ang hindi maniwala will be damned. The same application dito sa tagapagligtas ninyong Bacolao. The same. Ginagamit ko same application. Ang akala kasi ninyo, sarcasm. Hindi. Seryoso po ako. Walang sarkasam doon. Bakit kayo natatakot? Di ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang sa inyo ang consequence. Gusto ninyo ng consequence? Sinasabi ko sa inyo. Do it. Do it. Do it.
Sabi ko sa mga tao kita, masira yung tuktok ninyo eh. Nang kinontra ko, kontra kayo sa akin. Nang pumabora ko sa inyo, kontra pa rin kayo. Dami if you do, dami if you don't. Sala sa init, sala sa lamig. Hindi na maintindihan yung tuktok ninyo, talagang mga bugok kayo eh. Bugok na yung pagkaintindi ninyo. Crescent Solis, blood clot, anong blood clot? Romeo Lamoste Cardama, Serda, nagsimula na po ang trial sa Nuremberg Code against crimes against humanity. Nasa Canada Federal Court, lagot itong Hudas, Big Pharma at mga korap na media at politician. Nick Borromeo, pa-share po yung Bible verse ni Dro Olivar, kaso blind din pala siya, kawalang... Hindi man po, itong mga taong ito, hindi natin sinisisi yung kalagayan nila. Kawa natin sila. Kahit itong mga bashers ko, kawa natin sila. They're so blind so that they cannot see the truth. Because they blinded by the God of this world. Hindi man natin sila kalaban, kaya nga po, inaayaan ko lang. Hindi man natin sila kalaban. Dinaya sila ng Diablo, kaya po dumilim ang kanilang pananaw. The only remedy is to share to them the gospel of salvation. Pag naligtas po sila, liliwanag sa kanilang pag-iisip ang mga nangyayari dito po sa ating paligid, sa ating mundo. Maintindihan nila kung ano yon. Pag hindi po, wala. Kahit ganong talino ng mga tao, tingnan ninyo, leaders of the world na deceived ng Diablo. Why? It was prophesied in the Word of God by thy sorceries, meaning medications, by the medicine, by the pharmacy, all nations will be deceived. Yun po ang nangyari sa atin ngayon. Kaya lahat ng bansa ay nalinlang ng sorcery. Ginamita ng sorcery. Kaya tingnan ninyo ang buong mundo. Walang ibang topic po about bakulaw. Bakulaw is a product of sorcery. Nandigo sa inyo. Bakit kaya niya may nagtanong doon? Bakit na niya, Mr. Maravillas, yung ano, tinawag mong bakulaw? Hindi taga-subaybay natin. Coded po ang aking pananalita tulad ni Dr. Jose Rizal. Tapos may nagsabi pa, bakit na niya si Lenny tinatawag mong lugaw? Hindi man po ako tumawag na lugaw, pinomote ko pa nga po, Lumi ang tawag ko, hindi lugaw. Di ba niya masama yan na binabansagan mo yung tao? Masama. Bigyan mo nga ninyo ako ng versikulo sa Bible na masama yung tawag sa pagtawag ng ano. Ito ngang leader ng mundo, ang tawag halimaw, beast. Buti hindi ko tinawag si Luming follower ng halimaw, kahit totoong follower siya ng halimaw. Yung Pangulo, hindi ko tinawag na halimaw na. Ang pagtawag ng bansag in the Bible, hindi po masama. And in fact, yung mga, si mismong si Christ, you viper,
Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, alam ba ninyo ang tawag ng ating Panginoon? You, son of the devil. May tinawag ako sa inyo ditong ang ama ninyo, Diablo, kayo mga bashers. Kahit totoo na ang ama ninyo, mga Diablo, o ang ama ninyo, Diablo, pero hindi ko kayo tinawag. Anak kayo ng Diablo. Pero in the scripture, all unbelievers, anak ng Diablo. The liars. Kaya nga mga sinungaling kayo, pinipilipit ninyo yung aking mga sinasabi. Pilit ninyong pinipilipit. Ayaw ano? You search in the scripture, then you will realize ganun ang condition ninyo. And it's Christ himself yung nagtawag sa son of the devil. Tapos minamasama ninyong tinawag ko si Lenny Lumi. Buting at pagkain pa lang yung tawag ko sa kanya. Hindi ko siya tinawag ahas. O, naintindihan ninyo? So, mas... Ano yung mas... Ano ba? Mas magaan pa yung tawag ko kay Lumi. Pinaganda ko pa eh. Galing sa lugaw na pinagmamalaki niya, ginawa kong Lumi kasi katunog. Lenny Lumi. Pero siya nga, proud siya. Lenny Lugaw. Ginanon pa niya yun. Ito, ano yun? Lenny Lugaw. Siya mismo, nakita niyo yung video ni Lenny. Ano? Lenny Lugawa niya. Saan kayo? Pinulot mga bashers. Mga bashers ni Sir Dan, be kind na po. Kind pa nga po ako sa inyo. Dapat nga araw-araw tatawagin ko sa iyo, sa kayong mga bashers ko. Kampo ng Diablo, ama ninyo, demonyo. Oh, dapat ganun ang tawag ko sa inyo eh. You see? Ah, Rayon Inikosi, masarap nga po 'yon, Lumi. Mas mataas sa lugaw. Oh. Prinamot ko pa. Spreading talaga mga haters. haters will ano, will hate. Normal 'yon. KB24 Sir Dan, mga dumami bashers kasi binabanatan mo si Duterte. Alam nga naman, i-praise ko pa si Pangulong Duterte. Si Tatay Dix, i-praise ko pa na gusto niyang mamatay yung ayaw magpabakulaw. 5 times pa. Death penalty. 5 times. Oh, kayo. Gusto ninyong mamatay 5 times? Mag-survive ka sa isa? May dalawa ka pang sentensya. Alam nga naman lahat ng sinasabi ng ating pangu, approve lang ako ng approve. Pinalampas ko siya noon. 5 years ko na siyang pinalampas. Alam nga naman itong panguling taon, palampasin ko pa po. Buhay na ng mga mamamayang Pilipino yung nakataya. Imagine you become a heinous, ano? A criminal committing heinous crime for just not, ano, allowing yourself. Tama ba yun? So, approve lang ako ng approve. Ano na ako ngayon? Yun ang gusto ninyo? Kung yun ang gusto ninyo, di kayo. Pero ako, ayaw ko. Tama? Yung buhay na ng bawat Pilipino yung pinakialaman niya. Not even God, mga kababayan, ginawa yon. Sabi ko sa inyo, inuulit ko, ang Diyos nagbigay ng choice. Pero itong gobyernong ito,
the emerging government of the world, in which this government is aligned. They will not give you a choice. Kaya yung mga bashers ko na nagsasabing hindi ka pipilitin, hindi ka naman ay pipilitin. You are so blind and deceived. Pipilitin po tayo. Pati ikaw pipilitin ka. In your whole family, you have a choice. Pinangungunahan ko na po kayo na winawarningan. Pero kung ayaw ninyo na winawarningan ko kayo, you have your choice. Di huwag kayong makinig sa akin. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ko. Then tingnan natin sa mga susunod na araw. Mismong si Roque ang nagsabi, for now, hindi niya imamandatory. For now. Anong ibig sabihin niya na for now? For now. Ano pa ang ibig sabihin nun? Ngayon, bukas. Hindi na yung for now yung bukas. Ang tawag nun, for tomorrow. Di ba malinaw yon? For now, hindi pa. Now, yon. For tomorrow. Pero anya, pag dumating na yung marami o nagdating na po, mayroon anya na police power ang estado. Ayong inamin rin. Tapos, naniwala kayong mga supporters, blind followers ng ating Pangulo, naniwala kayong hindi kayo pipilitin. Kasama kayo sa naniwala, siguro, na yung ating Pangulo ay sasakay ng jet ski. Sabi ng Pangulo, joke lang yun. Yung election niya yun sa politika, ganun talaga yun. Joke lang yun. Ayun. Kaya nga, nang sabihin ng ating Pangulo, you have the choice. Hindi man mandatory. 1 week pa lang yung lumipas. Ang hindi niya tatanggap na yung mga ano, kontra, mamatay kayo 5 times. Ayon. O, naintindihan na ninyo. Sabi ni Chow na, pakalmain si Sir Dan. O nga, ano, wala man ang kaya pala lalong kumukulo yung dugo ko. Wala man pong nag-super chat dito. Ano kasi nag-super chat? Kaya lalong kumukulo yung dugo ko. Escalura super chat pa. Pampapakalma. Anyway, para makapag-start na po tayo, mga kababayan, di pa man po tayo nagsisimula. Babasa pa lang ako ng mga